Hello mga kalalabs! Andito naman po ngayon ang inyong lingkod na isang pharmacy assistant na si Tonette. Welcome back to my channel, The Simplicity Vlog. So in this video mga kalalabs, ang tatalakayin po natin ay tungkol naman po sa isang gamot na ginagamit po natin para po maibsan po ang ating mga sakit na nararamdaman. Although ito po ay para lang sa mga mild na aches. Lahat po ng klase ng nararamdaman po nating sakit. Pero lang po sakit sa puso kasi hindi po ito ang dapat gamot. Kung may sakit sa puso po kayo, lalo na sakit sa puso sa pagmamahal, hindi po gamot ang kailangan yan. So mga kalalabs, without further ado, let's start na po tayo. So may mga katanungan po tayo mga kalalabs. Ano po ang ibuprofen? Ang tatalakayin po natin ngayon mga kalalabs o ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol po sa isang gamot na ibuprofen. Siya po ay gamot po para po sa mga nararamdaman po natin na mga mild lang po na body pain, kung ano-ano pa po mga sakit. So ang tatalakayin po natin, isa pong ibuprofen, walang iba po ay ang Advil. So ang Advil po ang ating pong tatalakayin sa ngayon. So marami pong katanungan, ano po ang ibuprofen Advil? Benefits na makuha po natin, para saan po ba ang Advil? So lahat po yan mga kalalabs ay ating pong tatalakayin. Let's start na po tayo mga kalalabs, wala na pong paligoy-ligoy pa. Ano po ang ibuprofen? Ito po ay medication para po sa nonsteroidal anti-inflammatory drug class na ginagamit po para po maibsan po natin o to reduce pain, fever, and inflammation. Kasama po dito mga kalalabs para po maibsan po ang mga nararamdaman po nating mga sakit kagaya po ng sa babae, ang mga menstrual cramps or menstrual period, migraines, at saka rheumatoid at arthritis. Ang formula po ng ibuprofen ay C13H18-02. So ang molar mass po niya ay 206.29 grams per molar. At saka ang boiling point niya ay 157 degrees Celsius. Ang CAS ID niya is 15687-27-1. At saka ang ChemSpider ID niya ay 3544. Ano po ba ang ibig sabihin ng nonsteroidal anti-inflammatory drug? Siya po ay member ng drug class na nagre-reduce po ng pain, decrease in fever or decrease fever, prevents blood clots and in higher doses, decrease inflammation, side effects, depends on the specific drugs na ginagamit po natin. Ito po ay nag-include na mag-increase ang risk of gastrointestinal ulcer and bleeds o magkakadugo po or magbi-bleeding, heart attack and kidney disease. Ito po ay non-steroidal anti-inflammatory. So ano po ba ang Advil? Ang Advil po ay siya po isang clear green 10 minim, liit lang po siya na ang size po niya ay 10 minim and soft gel capsule with a clear colorless or pale green. Ang product po niya is contains po siya ng mga active ingredients na ibuprofen. So, ang Advil po is an antipyretic, an analgesic, at saka non-steroidal anti-inflammatory drug or NSAID. Mga kalalabs, ang Advil po pala ay meron na po siyang tatlong sangkap. Ang Advil po pala ay meron po siyang tatlong gamit para po maibsan po ang pananakit, fever, at saka pamamaga or antipyretic, analgesic, at saka anti-inflammatory. So,
Yun po mga kalalabs. At ang Advil po ay meron po siyang kasamang mga gamot. Ito po ang gelatin na meron po siyang 156.37 milligrams. Sorbitol, meron po siyang 89.76 milligrams. Potassium hydroxide na meron po siyang 25.60 milligrams. Patent Blue V na meron po siyang 22.40 mcg. At saka ang Quinoline Yellow na meron po siyang 7.24 mcg. So sa lahat po nito ay siya po ay ang subcomponent ng Advil. O bukod po doon sa contents niya na each soft gel capsule contains ibuprofen na 200 milligrams. Ito pong limang sangkap ng, or ito po ay additional ng sangkap ng Advil para po makatulong sa pag-reduce or relieve ng pain, fever, pain, at saka inflammatory or pamamaga. Ang Advil po mga kalalab, siya po ang tumutulong para maibsan po ang lagnat at kung ano-anong mga sakit na nararamdaman po natin. Tulad po ng headache or lagnat, toothache or sakit ng ngipin, backpain, sakit sa likod, dysmenorrhea, sakit sa puson kung nagrarigla na ang mga kababaihan, at arthritis or kung ano-ano pang sani ng sakit na nararamdaman natin. Ano po ang dosage o tamang pag-inom ng Advil? So, for minor aches, mild to moderate pain, or yung tama lang yung nararamdaman nating sakit or fever, or tama yung pananakit ng katawan o kung ano-ano pa, mga lagnat, menstrual cramps or yung pagreregla, and fever. The usual dosage or the usual adult dosage is 200 milligrams. Is 200 milligrams or 400 milligrams every 4 to 6 hours. Pag nararamdaman po ninyo mga kalalabs ang meron po kayong arthritis, ang dosage po na dapat nyo pong inumin ng Advil ay 300 to 800 milligrams 3 to 4 times daily. So, pag may nararamdaman na po kayo mga arthritis, yun na po ang dosage ng mga kalalabs. So, bawat isa po ay hindi po kailangan gumamit ng ibuprofen na more than 10 days para sa pain or more than 3 days. So, hindi po kinakailangan nating lumagpas po tayo or umabot po tayo ng 10 days above. So, pagkatapos po ng 10 days, stop na po tayo sa pag-inom po ng Advil. Pero depende po yan mga kalalabs. Kung halimbawa, sumang-ayon sa iyo ang doktor na more than 10 days ang pag-inom ng Advil, so, go lang. Pero kung wala naman kayong or hindi naman kasinabihan ng physician or doctor na pwede mong paabutin pa ng ilang araw hanggat umabot siya ng 10 days or more than 10 days, pag wala siyang sinabi, wag na wag po natin gagawin kasi mahirap na po, baka po tayo ma-overdose. Ang pag-inom din po ng Advil mga kalalabs, kinakailangan po may laman ang tiyan para hindi po mag-alburuto ang ating tiyan. So, we need to eat meal before we take Advil. Kahit ano pa po yung gamot mga kalalabs, kinakailangan pong kumain po muna tayo, magkaroon po ng laman ang shampoo natin bago po tayo uminom ng iba't ibang gamot. Hindi lang po ang ibuprofen or ang Advil. Ang kailangan po na mainom or dosage ng Advil para po sa adult ay 1 to 2 soft gel capsule 3 times a day, not exceeding po sa 100 or not to exceed a minimum of 1,200 milligrams or 6 capsule. Unless po sa sinabi ko na po kanina na meron po siyang yung kumbaga unless directed po siya ng doktor na pwede kang uminom ng
mas madami pang dosage. Sa mga bata po mga kalalabs, hindi po dapat natin painumin ang Advil. Pero mayroon naman pong Advil na liquid, yun po ay ang para sa mga kabataan. Para sa mga bata po na nagkaedad po ng 2 to 12 years old, mayroon po tayong Advil suspension. Yun po ang para sa kanila. Hindi po natin sila dapat painumin ng soft gel capsule na Advil kasi hindi po yun para sa kanila. Para lang po yun sa adult mga kalalabs. Take note po, hindi po natin dapat painumin sila ng ganun kasi masama. Kailan po hindi po dapat tayong uminom ng Advil? Siyempre, pag allergy ka sa component po ng Advil, huwag ka na uminom, pero wala naman pong naitatalang record na ganun po ang nangyayari na meron kang allergy sa isang gamot na yan. So, wala po naman pong nararecord. So, okay lang po yan mga kalalabs. Yun pong mayroon pong hypersensitivity, blood pressure, hindi po po pwede pong uminom ng Advil. Yung may mga history po ng ulceration or ulcer before, tapos gustong uminom po ng Advil, hindi po siya pwedeng uminom. Paulit-ulit ko pong sinasabi sa lahat ng vlog ko tungkol po sa pag nakalimot po tayong uminom po ng isang dose, kailangan pa po natin dublihin. Hindi po natin kailangan dublihin mga kalalabs ang dosage na binigay po sa atin ng doktor. Kung na-miss po natin na uminom po na isang dose, huwag na po natin i-double or do not double the dosage. Kinakailangan i-skip na lang po natin or the following din na lang po natin inumin para po maiwasan po natin ang side effects. So mga side effects po, kagaya rin po ng iba't ibang mga gamot, mayroon pong nagsusuka, nahihilo, masakit ang tiyan, or mga abdominal intestinal disorder, nagtatai ka, kung ano-ano pa, yung mararamdaman mo. Para po hindi po natin mararamdaman po yun, gamitin po natin, usundin po natin kung ano po ang sinabi ng doktor sa atin para po sa ikapubuti po ng ating katawan. Dahil hindi naman po sila magbibigay ng prescription or dosage kung nakakasama po sa atin. Ang kailangan po lang natin ay disiplina sa sarili para po gumaling po tayo. Mahirap na po magkasakit ngayon mga kalalabs. Imbis na gumaling ka, mas lalong lalala ka, digastos na naman. So, para po maging okay, follow the instruction given by the doctors or the physicians. So, ano po dapat ang gawin natin para hindi po siya makita o mapaglaruan ng mga bata? We need to store or we need to put it in the proper places na hindi po siya makita ng mga bata or mapaglaruan. At saka, we need to store it in a temperature not exceeding 30 degrees Celsius. So, ito po mga kalalabs ay pare-paras lang po kung paano po natin gawin or paano po natin dapat itago ang gamot. Sa lahat po ng gamot, ito po ang ating maririnig or mababasa o masasabi para maging maayos. Ano po ang gagawin natin kung nakainom po tayo ng maraming gamot or pinasobrahan po natin kasi nga, syempre, gusto natin gumaling agad. Wala po tayong ibang gagawin mga kalalabs. Kumonsulta po agad tayo sa doktor, pumunta ka agad tayo at sabihin po natin na ganun po ang nangyari para po hindi na po tayo gumastos po ng malaki. So, ang sinabi ko nga kanina, follow the instruction given by the doctor para po hindi na po tayo paulit-ulit. Kasi mahirap po na parang oo nga nakakaintindi ka sa sinabi ng doktor. Pero anong ginawa mo? Dahil sa kagustuhan mong gumaling ka kaagad, yun, uminom ka kaagad ng madami. Kahit na hindi tama. Paalaala uli mga kalalabs, kailan hindi po natin inumin ang gamot. Hindi na po natin dapat inumin ang gamot mga kalalabs kung siya po ay expired na or nakita po natin na after expiration date. Wag na po natin siyang inumin. At hindi po dapat natin or wag po tayong iinom ng exceeding or kung ano lang po yung binigay sa atin ng doktor na dosage, yun lang po, wag na po natin pasobrahan. Kinakailangan din po mga kalalabs, always remember this. You need to take your meal before you take the medicine. Kasi pag wala po tayong or
kapag wala pong laman ang tiyan po natin, mahirap na po. Kasi doon po, nagre-react po yung gamot. Dahil wala ka pong kain, syempre, ano mangyayari sa tiyan mo? Magkakaroon ka kagad ng sakit sa tiyan, marami ka na namang mararamdaman, imbis na gumaling ka, nganga ka na naman. So mga kalalabs, please lang po, sumunod po tayo sa tama. Huwag po tayong gumawa ng sarili nating patakaran paano po uminom po ng gamot. So mga kalalabs, para po gumaling na po tayo or para po dire-diretso na po, wala pong masamang mangyari sa atin sa pag-inom ng gamot. Unang-una, follow the instruction. Lahat-lahat ng hindi dapat gawin, kinakailangan huwag natin gawin. Kung ano man ang mga dapat natin gawin o malaman, kinakailangan kumonsulta muna sa doktor kung tama ba ang ating ginagawa. So mga kalalabs, sabi nga nila, kung may nararamdaman ka sa sarili mo or pag nakainom ka na ng gamot, pag may nararamdaman ka, kumonsulta agad sa doktor. Huwag nang paligiligoy pa mga kalalabs. Hanggang dito na lang po ang aking video mga kalalabs. Sana po may natutunan po kayo kahit po pa ano-ano lang po itong ating mga sinasabi. Sana po sumunod po tayo para din po to sa atin mga kalalabs. Sa pagtangkilik po ng aking mga videos, kung bago ka pa lang po sa aking channel, huwag pong kalimutan, click the subscribe and bell button para updated po kayo sa aking mga videos. Like, share, comments below para po malaman ko po kung ano pa po ang gusto nyong malaman sa gamot. So, sa mga subscribers ko po, thank you very much po dahil nagtitiwala po kayo sa akin. Ismile lang po, huwag pong sumimangot dahil ang buhay ay weather lang. Kung may problema po tayo, go lang kasi hindi naman po tayo bibigyan ng problema kung hindi natin kayang i-resolve. So ito po si Tonet, nagsasabing paalam. Until next time, thank you everyone. Bye-bye.